tinitigan niya muna ito bago nagsalita. Siya po kasi ang nagatid sa akin noon nang iwan niyo ako sa may party. Iwan? As far as I remember, ikaw ang bigla na lang umalis. Binalikan kita only to find out that you are not there. Agad namang napakunot ang noon niya. Binalikan? Hindi ba ay tumawag pa si Cindy kay Andrew na magkasama na ang mga ito? Huwag na po natin pag-usapan iyon. At mabilis na siyang nag-iwas ng tingin. Akmang lalampasan na niya ito nang bigla na lang itong hawakan ang isang braso niya. Siya ba ang lalaking nagugustuhan mo? Titig nito sa mga mata niya. Hindi ko na po kailangang sagutin iyan. At mabilis na hinila ang isa niyang braso. May ipag-uutos pa po ba kayo? Nang umiling si Warren ay mabilis na rin siyang umalis. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang supilin ang nararamdaman hanggat kaya niya. Kailangan niya ang trabaho niya para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Hindi siya dapat maging makasarili. At alam niyang walang patutunguhan ang pagkagusto niya sa amo dahil masasaktan lamang siya. Alas 5 na ng hapon nang bumaba siya para magluto ng hapunan. Nang mapadaan sa may sala, ay kitang-kita niya nang biglang halikan ni Cindy si Warren nang makita nitong paparating siya. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin sa mga ito. Pagkatapos magluto ng simpleng sinigang, ay mabilis na rin siyang bumalik sa kwarto niya. Kinabukasan, ay maaga siyang nagising at nagluto. Akmang aalis na siya nang biglang dumating si Edward. Good morning, Samantha. Baling ito sa kanya. Good morning din po, Sir Edward. Ngiti niya rito. Oh, Edward, what are you doing here? Gulat na tanong ni Cindy na mukhang kagigising lang. Change your clothes. Baling naman dito ni Warren dahil nakasuot lang ito ng manipis na nighties. Siya naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin nang mapatingin sa kanya si Warren. Are you heading to work? Bigla ay tanong ni Edward sa kanya. Agad naman siyang tumango. Paalis na nga po ako nang bigla kang dumating. Okay, good. Let's go. Sabay na tayo. At ako nang bahala sa breakfast mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Edward, dito na lang kayo mag-almusal ni Samantha. Sayang naman itong mga niluto niya. Baling ni Warren dito. Well, that's a better idea. Para matikman ko naman ang luto nitong si Samantha. At kinindatan siya nito at nagpatiuna na sa may kitchen area. Wala siyang nagawa, kaya sumunod na lang siya sa mga ito. Halos mga tunog lang ng mga kubiertos ang maririnig sa kanila. Wait, I remember. Malapit na pala ang birthday mo, Cindy. What are your plans? Biglang baling ni Edward kay Cindy. I still don't know. Sawa na ako sa mga parties na ganyan. Taas kilay na sagot nito. Why don't we go hiking? Ang tagal na rin simula nang gawin natin yun. Ngiti ni Edward. That is a better idea. Ngiti ni Cindy. Sumama ka, Samantha. Baling naman sa kanya ni Warren. Nang mapatingin siya kay Cindy, ay peke naman itong umiti sa kanya. Oo nga naman, Samantha. Join us. Pagkatapos ay patagong sumimangot. Pasensya na po, pero hindi po kasi ako mahilig sa mga ganyan. Pagtanggi niya sa mga ito. I know sanay ka sa mga hiking dahil tour guide ka sa Manpolo before. And since I am your boss, I want you to be there. Seryosong sabi nito sa kanya. Wala na siyang nagawa kung hindi tumango. Oo nga naman, kailangan ay sumama siya dahil wala silang ibang mautusan. Nakalimutan niya. Isa nga pala siyang hamak na katulong nito. Pagkatapos kumain ay niligpit na niya ang mga pinagkainan at mabilis na hinugasan. Pagkatapos ay sumabay na siya kay Edward para pumasok sa opisina. Sunduin kita mamayang lunch, okay? Ngiti ni Edward at hinatid pa siya sa may table niya. No, Samantha and I will be having a lunch meeting later. Biglang sabi naman ni Warren na nasa may likuran na pala nila. Dahan-dahan namang napatango si Edward. Okay, let's have some dinner na lang later.
ngiti pa nito sa kanya. "No, Samantha will going to cook for me later for dinner." Sabat na naman ni Warren. "Okay, I'll give up. Let's have lunch tomorrow, then see you, Samantha." At kumindat pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. "Follow me," seryosong sabi ni Warren, at mabilis na itong napatiuna papasok ng opisina nito. Pagkasara niya ng pintuan ay ang pagharap nito sa kanya ng may madilim na anyo. "Samantha, do you still remember what are your rules for me?" Siya naman ay seryoso lang na nakatingin dito. "Hindi ba? Sa bahay, you will help me with those household duties? Samantha, I understand that you have your own life. Pero sana hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga obligasyon mo." Nagulat siya nang bigla na lang itong sumigaw. Halos nang laki ang mga mata niya at biglang napayuko. "I hired you because I know that you are a very responsible woman. Inayaan na nga kitang sumama kay Edward after work, hindi ba? But when I got home, I was just eating some boiled eggs or those fucking instant noodles." Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang napaiyak. Tama ito. Dinala siya nito rito sa Manila para magtrabaho, hindi para makipagkaibigan o maglakwat siya. "I'm sorry po, sir. Tama po kayo. Wala po akong karapatang magpakasarap sa buhay. Dahil may pamilya akong dapat unahin." At bigla siyang nagangat ng tingin pagkatapos ay pinunasan ang mga naglandas na luwa sa pisngi niya. Si Warren naman ay nakatingin lang sa kanya at biglang lumambot ang ekspresyon ng muka nang makita ang mga luha niya. "May sasabihin pa po ba kayo, sir? Marami pa po kasi akong kailangang tapusin." At pilit na pinagpasigla ang boses. Nang hindi magsalita si Warren ay nagpaalam na siya at mabilis na lumabas. Ginugol niya ang ilang oras sa pagsusort ng mga files. Alas 11 na nang ayain siya nito sa lunch meeting nila. Gaya niya ay wala rin itong imik. Ito pa lang kasi ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya si Warren at sigawan siya. Pagkatapos ng lunch meeting nila, ay hinatid na lang siya nito sa may opisina. Pagkatapos ay bigla na lang itong umalis. Halos mag-aalas 6 na ay wala pa ito, kaya napilitan siyang umuwi na lang mag-isa. Agad siyang nagluto ng dinner at pagkatapos ay naligo na. Wala naman siyang ganang kumain, kaya matutulog na lamang siya. Halos mag-aalas 11 na ng gabi nang makarinig siya ng malalakas na katok. Nang buksan niya iyon ay kitang-kita niya ang magulong itsura ni Warren at amoy na amoy ang pinagsamang alak at pabango nito. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong hilahin para yakapin. "I'm sorry, baby." "Sir, ano po bang pinagsasabi niyo? Lasig na po kayo. Halina po kayo sa kwarto niyo." Hirap man dahil sa bigat nito, ay naakay niya ito papasok ng kwarto nito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong isandal sa may pader. "I know you are mad at me, baby. Please." Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Siya naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin, pero iniharap nito ang mukha nito sa kanya. "Please forgive me. I didn't mean to shout at you. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko." At hinawakan nito ang magkabila niyang mga pisngi. "Sir, please. Lasing lang po kayo. Magpahinga." Pero pinutol na nito ang lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan ng halik nito. Sinubukan niya itong itulak, pero lalong naging mas mapusok ang halik nito. Kaya hindi nagtagal, ay hindi niya namamalayang tumutugon na pala siya. Bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya, habang ang dalawang kamay naman nito ay sapu-sapu ang magkabila niyang mga dibdib. "Damn, baby, these are so big." At para itong nagmamasahe ng mga tinapay. Dahan-dahan itong itinaas ang oversized t-shirt na suot niya, dahilan para mahantad dito ang magkabila niyang mga dibdib. "Mind if I taste them?" Pero bago pa siya makasagot, ay mabilis na nitong isinubo ang isang tuktok ng dibdib niya, dahilan para mapaungol siya ng malakas. "Sir, please."
pinipigil hiningang daing niya, pero nagulat siya nang mabilis siya nitong binuhat at hinihiga sa malapad itong kama at mabilis namang sinakop ang bibig niya. Halos mapasigaw siya nang maramdamang pumasok ang isang balat nito sa suot niyang pangibabang damit. Dahan-dahan itong dumaustos pababa at tinanggal ang kanyang pangibabang saplot na suot at pinaghiwalay ang dalawa niyang mga hita. "No sir, please." Pero naputol ang protesta niyang iyon nang mabilis nitong dilaan ang pagkababae niya. "I crave for you, Samantha." Mahinang bulong nito at muling sinayaran ng dila nito ang pagkababae niya. Sir, please. Sigaw niya. Kakaibang sensasyon ang lumukob sa kanya na ngayon niya lang naramdaman. At halos pawalan siya ng ulirat nang mas lalo nitong pinagbuti ang ginagawa kasabay ng biglang pagpasok nito ng gitnang daliri nito sa kanyang basang-basa na pagkababae. Ilang sandali lang ay naramdaman niya ang kasukdulan at hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Hindi pa siya nahimasmasan nang idikit nito ang nagmamalaki nitong pagkalalaki sa buwana ng lagusan niya. "Sir, please, stop calling me sir. I want you to say my name when I take you and I'll make you mine." Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Huli na ang lahat. Hindi na niya ito mapigilan. Nagpapadala na siya sa mga nararamdaman niya. Halos bumuo ang mga kuko niya sa balikat nito nang dahan-dahan itong ipasok ang pagkalalaki nito sa kanya. "Warren, please, masakit." Impit na sigaw niya rito. Huminga ka lang ng malalim. "I will stop moving hanggang sa kaya mo na, okay?" At binigyan siya nito ng mabilis na halik sa may labi. Ilang minuto pa ay naramdaman niya na unti-unti na itong gumagalaw. Naroroon pa ang sakit pero unti-unti na rin siyang nasasanay. "Damn, Samantha, it feels so good, baby." At bahagya na nitong binilisan ang ginagawa. "Warren." "Yes, baby." "My name." At nagiging mabilis at malakas na ang pagbayo nito. Halos marinig na rin niya ang paglagindit ng kama. Ilang sandali lang isabay silang napasigaw nang sabay na maabot ang kasukdulan. "Thank you, baby." At mabilis siyang hinalikan nito sa noo bago tuluyang napahiga sa may gilid niya at makatulog. Siya naman ay nakatulala lang at nakatitig sa may kisame habang tumutulo ang mga luha niya sa magkabila niyang mga mata. Napakarumi ng tingin niya sa kanyang sarili. Ngayon siguro ay tama na ang mga binibintang sa kanya ni Cindy. Isa siyang chip at malanding babae. Dahan-dahan niyang pinulot isa-isa ang mga saplot na nagkalat sa may sahig. Dahan-dahan niya ring binuksan at isinara ang pintuan paglabas niya. Nang tingnan ng orasan ay halos alauna na pala ng madaling araw. Nakailang palit na siya ng pwesto sa may higaan pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nang tingnan muli ang wall clock ay alas 3 na ng madaling araw. Kailangan niyang matulog kahit sandali lang dahil may pasok pa siya mamaya. Halos katutulog lamang niya nang tumunog ang kanyang alarm clock. Mabilis siyang nagluto at pumasok ng opisina. Sinadya niya rin magtagal sa banyo para kapag darating si Warren ay hindi niya ito makita. Saktong-saktong alas 12 nang tumayo na siya at mabilis na magpunta sa may kantin. "Hey, Samantha!" Tawag sa kanya ni Edward nang makita siya nito. Hi!" Alanganing ngiti niya rito. "Pinuntahan kita sa may table mo, pero wala ka na. Kaya isipan kong puntahan ka dito." Kunot noong sabi nito sa kanya, sabay titig sa mukha niya. Agad naman siyang no-conscious dahil sa ginagawa nito. Sir Edward, bakit may muta ba ako?" Seryosong tanong niya rito. "May problema ka ba? You look sleepless and tired. Okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong nito. Oo naman. Sabay ngiti ng pilit. May gusto pa sana itong sabihin sa kanya, pero hindi na lang niya iyon itinuloy.
Nakapila na sila sa may kantin nang bigla siyang makareceive ng isang text. From Sir Warren, "Where are you? Are you avoiding me? Come to my office later. We badly need to talk." At halos mamutla siya sa nabasa. Anong gagawin niya? Hindi pa siya handang makaharap ito. Pero alam niyang imposible itong mangyari dahil sa isang bahay lang sila nakatira. At sa isang kumpanya lang sila nagtatrabaho.